Na ba yan? This episode is brought to you by Skintopia Beauty Soaps. Hello mga Krider, good morning. Ito na naman, nabiyahe tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon sa Kalawit Island dito sa Palawan at saka sa Black Island. Kasama natin si Elaine. And syempre ang ating walang kupas at walang sawang tour guide, si Jill, no? Hello, good morning mga ka-riders. Yan ang free diver natin. At ang free driver naman natin, si Kuya Jerry. Hello, shout out po. Oh, abangan nyo yung pupuntahan namin. Magandang lugar to, okay? See you! Ayan mga ka-rider, dumating na rin tayo. Mag-log muna tayo sa logbook. Ayan, sasakay tayo sa isang pump boat. Kasi itong Kalawit Island, malapit lang man, 5 minutes ride sa isang pump boat. Ang galing ano, nilagay talaga nila sa isang island yung mga animals para siguradong hindi sila makawala, nandun lang sila sa isang isla. Kumbaga parang Jurassic Park ang dating ano. Ayan, andito na tayo sa main island. Ngayon, meron tayong dalawang option. Pwede tayong mag-tourist bus o maglakad. May extra bayad nga lang pagka ng tourist bus. Since iisa lang ang tourist bus nila, medyo maghihintay ka lang. Kaya napisipan naming lakarin na lang at total malapit lang naman. So yung isang isla talaga naka-designate ito para doon sa lahat ng mga animals. So walang mga residents dito. Sa ngayon po, isa meron na po bumalik yung mga IPs. Mga tribo yun dito. Sa tribo po. Yung IPs po, isa binigyan po sila ng baga ng kalupaan sa area po ng part ng Kulyon. Binigyan sila doon ng pabahay, pera, makinarya. Binigyan sila doon. Nangyari nga lang doon sa kanila yung pagkamatay na ng Marcos. Bumalik sila. Teka, Marcos? Bakit Marcos? Kasi diba yung Africa is nag-civil war? Noon. Then nangyari po yun, nagtanong kasi si yung embassy ng Africa is kung sinong gustong mag-adapt nga nito ng mga hayop na to. Dating Presidente Marcos, siyempre malakas ang loob yan. Tinanggap niya yung challenge. Kasi halos lahat po ng mga mga matataas sa mga bansa, tinanong kung sino yung gusto eh. Mm-hmm. Si Marcos tinanggap niya. Bago, in-reserve niya yung hayop dito. Kasi para kung maubos man lahat po ng hayop doon sa Africa, pwedeng maibalik kanina yung mga hayop. Ah, so project pala ni Marcos ito. Oh, ayun na oh, meron na oh. Parang mga bata pa yun ah, na giraffe ah. Pwede yan sir. So itong mga to, nag-anak-anak na yan? Po, lahat po na yung baga sa ano ato, sa island born na po lahat. Ah, wala na yung mga original. Yung mga original na galing. Ano tong deer na yan? Sa local animals po dito sa island, isa tinatawag sa amin na Kalamian deer. Kalamian deer. Ah, so yan, ano yan, talagang local dito sa Philippines. Endemic. Meron palang ano, no? Meron pala tayong endemic na deer. Pero yung sizes nila ganyan lang pala. Maliliit. Yung may horn na ganyan. Yung lalaki. Ah, yung okay. Yung babae ko, wala po siya. Ang galing, natakot sa iyo, mami. Asin yung sabi mo ng anak na, na giraffe? Ay, yun pa nga. Yan ang anak na yan sila lahat. Meron ba may mas maliliit pa rin? O, ito, may maliliit po. Oo nga, no. Pinangalan nila sa Omicron. Makasipain ka ba? may distance po yan tayo man. Naninipa yan. Pwede parang tabayo. Sama kayo sa akin. Sige. Yan po yung magbibigay ng ano. Kasi yan yung mga maliliit na yan. Naalis yan. Takot pa yan sa tao eh. Yan. Ay, ang deer. Yung giraffe na yan. Ay, yung giraffe. Saan yung talam yan, deer? Yan. Baka kailangan may dala tayong damo. Ay, dahon. Mami, ha? Alam mo.
Alam mo na, pag hinabol tayo, hiwa-hiwalay tayo ng takbo, ha? Ay, ito si Ibon. Yan, ano na, ilang taon na yan? Mature na yan? More or less, si Ibon sir, mga nag-iilad to na mga 8, 9. Kasi pang, pag ano to ng Yolanda sir eh. Sa pag mga ganyan, fully matured na ba yan? Eh sir, mapapansin nyo, merong mga sugat sa mga katawan. Nangyayari yan sa mga bamboo kung saan po nila nakukuha. Kasi bihira po yan umatras yung mga hayop na to. Ah, hindi sila marunong matras. Kasi unang-una, sir, wala rin ka tayong in-house bed dito. Ah, wala din. Wala, papunta na lang siya yun. Ang laki ng sugat to. Kasi pagda ngayon, pag-ulan, parang nagiging sariwa siya ulit. Ah, lagi po siyang nababasa. Maabot po sila ng mga 15 to 17 months. Ah, bago po yung new. Parang kabayo lang din, ganun, no? Yung kabayo, sir, is same po yan sila ng mga zebra. Maabot po sila ng mga 11 to 12 months. Isang taon din lang po. Pero sa kanila, 15. 15 to 17 months. Yung 15, baga yun na yung period niya talaga. Nangyayari lang, yung 17 na yan, once po kasi pag nanganak yan sila sa isang habitat area nila, once na meron pupunta kong tao na nakaramdam sila, lumilipat po sila ng area. Kaya nag-a-add sila ng 2 buwan. Ganyan lang pala kalaki ang zebra, no? Okay, pwede natin lapitan yun, sir. Hindi yan ang ano? Hindi po. Mga zebra natin sa mga territorial yan. Pansinin nyo, sir, hiwa-hiwalay. Kasi sa isang grupo, may isang lalaki lang po na mag-handle. Kanila. May lahing Muslim sila, sir. Ang asawa ay 2, 3. Kung gusto mo naman ma-identify yung male tsaka female, yung male natin yung dito sa last. Mas dark po yung kulay niya kasi sa female. Kaya pansin mo, sir, yung katabi niyang babae. Iba yung black niya, may halong brown. Ito, babae to. Babae yan. Hindi, lalaki rin yan, pero yan, magbabago yan. Pag adult na siya. Ito yung pure black na yung mas dark. Mas dark po yung mas lalaki. Dark yung lalaki. Ito bata pa kasi. Dark, kaya dark, yung kulay niya, nahahabon niya pa yung kulay ng kanyang nanay. Ako na. Kaya nga pwede po magpakain sa palad natin. Basta naka-open. Paano nila ning umuha? May mga malilang po kasing bigay. Na minsan may natatamaan yung mga daliri nila. Nang dahilan po minsan nakaganon. Akala kasi siyempre ng giraffe. Nakasama to. Mm-hmm. Kaya dapat kung nagpakain ka, naka-open siya, nakaganon. Para pag kinain niya, yung labi niya po yung gaganon niya lang. Anong, ba't nagkulay, ano yan, gamot niya? Medicine. Gamot siya? Ano, ancient violet? Ano po, ginseng. Meron din po tayong ano, yung condiment. Ayan na. Yung camera ko! ay, naho, natanggal. Kim Kurt. Ito. Ang cute, ma'am. Oo. Video ko. Ganito pala. Parang ano lang, no? Parang baka. Upos na tayo, ma'am. Yan, sir. Ika-video ito, sir. Pwede mong ihag, ma'am, ha? Pwede mong yakapin. Ayos, oh. Meron din pala mga ugoy dito na mahilig sumilip sa bag, baka kakumi pasalubong lang. Meron din silang sawa. Wala, ang laki, nakatayo pa. Meron din buwaya na hindi lumalaki. At meron din silang civet o civet cat. Ito yung kumakain ng coffee beans tapos yung dumi na nagiging mamahaling coffee. Natin, dito po sa part na to. Yung male natin, meron po siyang dubo. Mas mahaba yung tail. Yung female natin, pansin niya, flat lang siya. Short tail naman.
Ang purposes naman yun, for meeting season nila. Kaya ah, diba mayroong lubog yung lalaki. Nakapatong. Opo, dahil nga po yung ating male sa organ nila is a part ng tail. Mm. Yan po lalabas. Yan, meeting season nila. Pero yung itlog nila, hindi po pareho ng sea turtle. Na umabot ng 150, 280. Mm. Ito sa kanila, mga 2-3 lang po. 2-3? Opo. Tapos, saan yun? Binabaon din nila sa... Binabaon din po nila to, sir, yung itlog nila. Pero katulad nito, hindi kami nakakapapisa. Nila una-una, wala naman tayong mga machine na pwedeng mapag-anohan ng incubator ng... Ano yun? Ang nangyayari naman dito sa kanila, kaya na mamatay po yung ano na yung itlog. Meron tayong ibon po na yung uwak, di ba? Ah, oh, pinakain. Mahilig po yun mag-ano ng mga itlog. Kaya hindi rin sila maka-additional. Pero to... O paano mga ka-rider, salamat sa pagnood at pagsama dito sa Kalawit Safari Park sa Palawan. Abangan nyo ang mga susunod nating palabas, okay? See you, bye-bye!